for the Libras, ang reading na ito ay para sa inyong career. So, let's see kung ano yung message para sa career ng Libras. Oh. With the Six of Pentacles and the King of Wands. Dalawa lang. So, napaka-ano mo dito? Napaka-positive, passionate sa iyong career. At talagang maraming opportunities ang dumadating. May mga pera, mga pagkakitaan, mga dumadating sa iyo ng mga oportunidad na talagang magdadala ng pera. Ayun, yung abundance. Mga naka, di ba, nakasahod lang yung kamay mo. May mga dumadating na pentacles, pera, kaperahan, oportunidad. Uy, napakaganda. Parang namamagnet mo yung pera, kaperahan, Libras. Ayun, kasi napaka, ano mo, napaka positive ng aura mo, napaka positive, napaka passionate, napaka attractive ng personality mo. Pati yung kaperahan na attract mo, yung mga oportunidad. Oh, let's see. At powerful yung personality mo. Strong ka kahit anong pagsubok. Pagdating sa goal mo, sa career mo, talagang gagawin mo lahat. With that, Two of Cups. Ayan ay. Ulam. Kuha ka. Ulam. Ayun nga, binigyan kita sa tubo. Oh. Ah, sige, sige. With the Two of Cups, in the reverse. Meron ditong energy na hindi pwede na makipag tag dito, collaborate sa iba. Kasi hindi kayo match ng energy. Baka merong person na gustong makasosyo ka, makabusiness partner ka, o yun, makolaborate ka sa isang project. O kung singer ka, o sa industry na ano, mas maganda siguro solo ka muna. Kasi pag makipag-collaborate ka dito, sapawan kayo yun eh. Hindi kayo, mapataas-taasan kayo niya lang ay. Walang pagtutulungan sa inyong dalawa. Yung tao na ano, gusto niya siya yung lamang. Yung tao na gusto makipag-collaborate sa'yo. Gusto niya siya yung lamang. Gusto niya mang take advantage sa'yo. Let's see. Ano ba pagkuha ka ng kanta? Okay. Puro reverse to. Ace of Cups. Puro Cups. So, merong mga ano dito, nawala sa'yo. Mga natapon, mga nawalang bagay, mga kaperahan. Maring dumanas ka ng losses. Losses sa negosyo or sa dumanas ka ng kung sa career man yan, walang gaano tumanggap sa'yo. Nawalan ka ng mga oportunidad na kumita. No? Let's see. May mga natapon dito, nawala. With the Two of Swords. Oh, dahil dito sa mga nangyari sa iyong losses, mga bankruptcy man yan, o losses man yan, may mga nawala sa iyo. Maring hindi lang pera, baka meron pa yung love life or kung ano man yung mga nawala sa iyo, basta merong mga nawala dito. Parang halos lahat nawala sa iyo eh. So let's see, kaya nagbigay sa iyo to ng feelings na na-trapped ka, hindi mo alam kung saan yung pupuntahan mo, kung ano yung pipiliin mong direction sa buhay mo, kung ano yung gagawin mo, kung ano yung tatahakin mo, kung ano yung goal mo. Hindi mo na ma-identify kung ano yung tama na decision sa buhay mo, kung ano yung gagawin mo sa buhay mo. That time, nawala sa yung mga bagay na importante sa iyo. At ito, with the Nine of Cups in the upright. So,
May mga, kasi bumalik na nga, di ba? Bumalik na yung confidence mo, bumalik na yung mga positivity sa buhay mo, nag-alisa na yung mga negativity sa buhay mo, nakaalis ka na dito sa stagnancy, sa sitwasyon na nagpagulo ng isip mo, confusion, problema, mga ganyan, nakaalis ka na sa ganyang sitwasyon. Ngayon, dahil naging positive na ulit yung energy mo, bumalik ka na sa sarili mong energy, positive, attractive, confident, strong person, you're even stronger than before. At ito, with the Nine of Cups, may mga wishes ka dito mafulfill, may mga wishes ka dito, mga dreams ka, may mga goals ka ma-achieve dyan dahil napaka-positive mo na ngayon. Kahit ano na ngayon yung gusto mo, ay pwede mo nang marating, pwede mo nang maabot. So, we have here the Four of Cups, the Sun, Meron ka ditong kinakalungkutan. Kahit na, ayan, may mga wish fulfillment ka ditong ma-achieve. May mga bagay ka pa rin na napapalungkot sa'yo in the past. Na dapat mo sigurong i-let go na yung mga yun para in order for you to be happy, fully happy at successful. Ma-feel mo na yung success dahil paparating na yung success, abundance, prosperity, yung gusto mo sa buhay, you will be successful. Sa kahit ano man yung gusto mo, yung hinahangad mo, kasi meron ng wish fulfillment dito, sarap ay wish fulfillment. Meron dito, ayan, Nine of Cups, meron ka ng the Sun, which is success, abundance, you are healthy now, healthy ka na, bumalik ka na sa, kung dati, para kang madaling magkasakit dahil stress ka eh. Yun din, dami na wala sa iyo. Stress na stress ka. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Baka nangayayat ka pa nga nun eh. Ngayon, naging ano ka na, positive, confident, na bumalik na yung healthy na pangatawan mo. Ayan, binibless ka na ng universe. Blessed ka na ngayon. Ayan, kung makita mo. Binubuusan ka na ng blessings. Nakaayo na sa iyo yung favor ng luck. Ayan. Fini-favor ka na ngayon. So, here, with the Queen of Cups. Meron pa dito na yung kalahati ng isipan mo. No? Half of your soul. Nasa past pa. Hindi pa ka maka-move forward. Baka panlabas lang ito na confident ka. Pero meron ka pang hinahawak-hawakan in the past. Naka-ano ka pa dun eh. Kalahating katawan mo pa nandun pa. Hindi. Una-una lang yung ulo mo, yung kalahating katawan mo. Yung past mo, hindi mo pa. Hindi ka pa makaalis-alis yung kalahati mo dun. Yung kalahati ng isipan mo. Na bumabalik-balik ka pa dun. So let's see. Ayan, may tagumpay na, success. Oh. Kaya ito yung nagdadala sa'yo ng sakit. Sa sakit at problema. Sama ng loob. Ayan, umiiyak ka pa dyan dahil sa past mo. Ano ba yung past na yan? Let's see in another deck. Sa Witch Tarot deck. Ano ba yung... Ay... The justice. Gusto mo magkaroon ng justice. Ano ba itong gusto mo magkaroon ng hustisya sa buhay mo? Ayan o, with the high priest. Oh, may gumawa sa'yo dito ng injustice at unfair na bagay in the past na talagang gusto mo talaga ng hustisya sa ginawa sa'yo. Ayun pala, meron palang nanakit sa'yo, meron nanalbahi sa'yo dito in the past. Gusto mo ng justice, hindi ka makaalis-alis doon. Gusto mo ng justisya. Di ba yung mga pinapatay na kaluluwa, hindi naman sana. Pero yung mga pinapatay na kaluluwa, talagang bumabalik-balik yung kaluluwa nila kasi gusto nila ng justisya. Yun. Pero buhay ka pa naman, Libra.
magkakaroon ng hustisya yung ginawa sa'yo, whatever is that. May ginawa sa'yo na injustice in the past. Ayun o. Masiserve na yung justice sa'yo. Makakalaya ka na dyan sa ganong sitwasyon. You will be on your vibe, on your energy, the empress. Kasi mga libras, mga ano talaga yan. Yung energy niyan sa tarot card, sa tarot reading, is the empress, which is the symbol of all queens. Diba, meron tayong queen of swords, queen of wands, queen of cups, queen of pentacles. Yan, lahat na yan, lahat ng queens na yan ay symbol ng the empress. Isa lang yan. Yung the empress, lahat na yan. Sa apat na yan, meron na yung katangian, yung the empress ng apat na yan, na queens. Siya yung pinaka mataas, yung the empress. So, maaaring buntis ka ngayon. Merong buntis dito. No? Merong buntis. Pregnant. Sa inyo, sa mga babae, at kung lalaki man itong nanonood na libra, maaaring person mo is nabuntis mo. At, ayan, yung baby na isisilang is blessing. At we have here na yung intuition is malakas. Malakas ngayon yung intuition mo, libra. No? Yung pang-sense mo ba? Kumarik, chinchismis ka ng iba, nasa-sense mo yun. Ganun yung pag malakas yung intuition mo. Chinchismis ka ng iba, pinag-usapan ka ng iba. Masi-sense mo yung pag malakas yung intuition mo. Kumarik, may masamang balak sa yung person na, yung tao. Masi-sense mo yun pag malakas yung intuition mo. Malaking bagay yung malakas yung intuition mo. And, napaka-attractive. Ngayon nga, eh, di ba, may lumabas na dito na, ayan, attractive ka, napakaganda, libra talaga o justice. Yun talaga energy ng libra, the justice card, the empress. Bumalik ka na nga sa, kung ano may pinagdaanan mo in the past, bumalik ka na ngayon sa sarili mo. Kung nalugmok ka, nawala sa'yo, bumabalik na yung confidence mo, attractiveness mo, talino mo na baka napiktuhan yung, kumbaga, doon ka mag-isip, kung paano ka mag kumita ng pera, kung paano pa mapaganda yung buhay mo, baka parang na-stagnant yung buhay mo noon. Ngayon, bumabangon ka na from that from those hurdles na pinagdaanan mo. Umaalis ka na doon at ngayon, bumabalik ka na sa pagiging empress energy, which is powerful, confident, attractive, maganda, talented, lahat na. Diba? Siya yung sumisimbol ng lahat ng queens. Yan yung the empress. So, let's see. More for Libra. We have here the Seven of Pentacles. So, yung inaantay mo na mga bagay na gusto mong bumalik sa'yo, ay huwag mo nang asahan yon. Huwag mo na munang asahan yon sa ngayon. Kasi mukhang matagal-tagal pa ya. Parang walang possibility na bumalik sa'yo yung mga inaasahan mong bumalik. Yung mga bumalik ka. Yung mga ano. Ngayon, you are on your vibe. Na-attract mo yung mga blessings, abundance, mga new person, new source of income, new opportunity, lalo na bumalik ka sa sarili mong pagkatao, sarili mong energy, the empress, powerful yan. So, let's see. More for... Uy, ano ba yung lumabas? Meron nga dito ano. Merong nanakit sa'yo dito in the past. At ayun, nakakaalis ka na. Mukhang napo-forgive mo na yun. Ayun o. Lumalayo ka na sa mga sakit ng loob, sa manang loob na dinulot sa'yo nung mga
May nang backstab dito sa iyo, merong nanraidor, merong gumawa sa iyo ng harm na panraidor, no? Behind your back. Merong mga taong nang ano sa iyo dito in the past nang nalbahi. May nanalbahi sa iyo dito. Merong mga nang take advantage ng kabutihan mo. You give, they take advantage of you. Sinaksa ka pa nila patalikod. Ibig sabihin, sinaktan ka nila. May ginawa silang sinalbahi ka nila. Yun. Eto, yun, umaalis ka na sa ganung, inaalisan mo na yung ganung mga nililet go mo na. Kumbaga, pinapaubaya mo na lang sa kung ano may religion mo. Pinapabaya mo na lang yun sa Diyos mo, sa universe, sa ganyan. Kung ano may pinapaniwalaan mo, pinapabaya mo na lang umalis. Gusto mo na lang umalis sa ganung sitwasyon at magsimula muli mabuhay ng mapayapa. Kung gusto mo nga lumipat, gusto mo lumipat sa lugar na peaceful, abundance, prosperous na buhay, ma-achieve mo yan with a wish of filled. O yan, with the 9 of cups, mukhang yan ang magbibigay sa'yo ng happiness, success, no? Gusto mong umalis, maalis ka na. Ayan, dahil nasa energy mo na ikaw, nakapag-isip ka na ng tama, nakapag-design ka na ng tama, magana, nasa tamang kondisyon na yung isipan mo. Kung dati, problemado yung isipan mo, hindi ka makapag-isip na maayos. Now, nakapag-isip ka na ng stable na yung isip mo. So, let's see. Oh my gosh. Ano daw siya? Talagang umikot yung maraha. upright, okay? 10 of wands. Ayun. Kailangan mo i-leave talaga yung baggages. Iwanan mo. Kung gusto mo malis sa ganung sitwasyon, malis ka na, lumipat ka na ng lugar, or malumayo-layo ka na sa mga taong nanakit sa iyo, nanalbahay sa iyo. Kailangan mo iwan yung mga toxicity na dinulot ng mga taong yun, mga negativities. Yun. Iwan mo yun sa kanila, papasahan mo sa kanila yun. At ito, with the Ace of Swords, matalino ka mag-isip, matalino ka, ma-strategy ka na ngayon, magaling ka na sa decision, no? Alam naman natin na fair yung Libras, kaya yung Libra, hindi yan harmful, fair yan mga yan. Ang alam ko talaga na pinaka ano na zodiac, mga worst talaga yan, mga kadalasan vindictive pa. Malibra hindi yan ganong vindictive, masalita yan kapag napuno na, talagang pumuputok yung mga Libras. But parang alam ko hindi ganong vindictive yung mga Libras. Pero kung may Scorpio ka, no, Scorpio, alam ko talaga Scorpio, mga vindictive yan, mga paghiganti ang mga Scorpio. Lalo ni mga Ascendant Scorpio, mga ano yan, hindi yan mapakali hanggat hindi nakaganti ang mga Scorpio. Pero hindi naman ang uuna yung mga Scorpios, pagkaalam ko. Hindi yan sila, maayos yan sila na tao. May pagka-dark demeanor yung mga Scorpios eh. Pero once na ginawan mo sila ng kasalbahian, tandaan mo, gaganti ang Scorpio. Kita mo yung Scorpio, deadly yan, gaganti ang Scorpio. Scorpios pa yan. Ay, yung mga Cancer din, masyado emotional yan. Kaya, kadalasan, may pagka, ano din, dangerous din yung mga Cancer, Cancerian. Yung mga
Scorpio yung ano, ascendant, hindi rise, hindi yung zodiac ha, hindi zodiac. Ascendant or rising sign, yun yung delikado ng mga Scorpios. Ito, matalino ka. Ginagamit mo yung isip mo na ngayon kung dati hindi. Padagsdags sa dati. Dahil problemado ka pa dati, Libras. So, ito. With the Three of Pentacles, talagang nag-ano ka na ngayon, nag-thrive ka na sa yung mga pentacles, kaperahan. At yun, no, napaka-ano mo na ngayon, napaka- driven. Positive. Talagang walang makapigil sa'yo para ma-achieve yung mga goals mo. Para ma-tahak yung gusto mong path. So, ayun lamang para sa mga Libra career reading for now. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa akin channel, please do subscribe at huwag po ninyo kalimutang i-click ang bell button sa ganun ma-notified kayo sa mga susunod pa nating videos na i-upload. At paki-like naman po at pa-comment na din sa comment section na sa, lalo na po sa mga naka-resonate sa reading na ito. So, ayun lamang po.